Good day kayo sa video natin ngayon ay tatalakayin natin kung paano tayo makakabili ng siguradong legit na thrifted or okay na sapatos, lalo-lalo na sa mga online. Lalo ibang-iba yung magiging pagpili natin, lalo na pag yung online lang, tapos kaysa dun sa mga physical na nakikita natin dun sa mga thrifted shop or sa okay-okay. Dahil napansin ko marami nagpo-post ngayon sa mga running group, mga running community, lalo na sa online na mga nagbebenta, lalo na yung mga Nikes, Alphafly tsaka Vaporfly na mga version 1s, dahil yun yung mga aminin naman natin o hindi, mas magaganda yung mga unang version kesa dun sa mga huling mga nilabas na version. So dahil isa din, may nakita rin akong post dun sa isang running group na nagreklamo siya dahil yung nabili niya sa online ay fake or hindi legit na Nike Vaporfly, tapos yun niya, ayaw nang i-refund or ipabalik ng seller. So yung video natin yan ay hindi magdi-discriminate sa mga nagbebenta or sa mga tumatangkilik ng mga thrifted or okay na sapatos. Dahil sa totoo lang, napakasarap mamili sa okayan, lalo na pag nakabili ka ng mga jackpot na sapatos, tapos mura pa. So talagang sulit na sulit, feeling mo parang ang sarap laging sumilip sa mga okayan na tindahan dahil baka mamaya meron kang mabili. So ang topic ko ngayon is magiging specific lang dun sa mga Nike na brand or Vaporfly tsaka Alphafly, dahil pangkaraniwan ito yung nakikita ko na until now binibenta pa rin sa online. Tapos sa unang tingin ko palang alam ko na agad na peki yun. Still marami pa rin nakakabili nun. Pero totoo naman po na marami naman po dun sa mga binibenta nila ay original naman. So iba nagsasabi pag sinabi ukay ay local agad. Hindi naman po ganun. Pag po sinabi ukay, second hand sila ng mga sapatos galing sa ibang bansa. Maaari pong may fake and meron din naman po talaga original dun sa mga binibenta nila. Kaso minsan yung mga seller, mali naman din yung description nila. So nakalagay doon na yun niya, legit, authentic, tapos original. Tapos lalagyan nila ng disclaimer na parang nagsasabi na buy at your own risk. Dahil syempre okay nga yun, manage your expectation. Pero yun niya, kasi pag sinabi mong original, dapat original siya. Huwag na yung kung ano pang authentic or ano, tapos yung pala peke din naman pala. So bibigyan ko lang kayo ng mga tips para malaman kung yung Vaporfly nyo or Alphafly nyo ay fake or original. Aminin man natin na hindi. Pag may mga pinopost na ganito, isa to sa mga pinakamabilis na masold dun sa mga nagbebenta ng thrifted sa online. So, simulan natin sa Vaporfly. So, dahil ako, meron naman akong talagang Vaporfly. Tapos, meron din ako ditong Vaporfly na hawak. So, ito ay Vaporfly na version 1. So, ito ay, nagamit ko na din naman to. Ito pala ay ipinabili ko sa isang ukayan or thrifted shop dito sa may amin sa Bulacan. Hindi ako mismo yung bumili nito dahil pinicturan lang to, tapos pinadala sa akin, tapos sabi ko, sige, bilhin mo na. Nabili to namin noon ng, ito ko nagkakamali, January yun. Around 1,000 pesos. So, sabi ko, sige, bilhin mo na. Total, nung time na yun, talagang sariwang-sariwa ako, pati makinis na makinis pa. Ako, ginagamit ko lang din naman to minsan sa pang-training. Yung iba, sasabihin, pag local daw, ay yung tip dito sa may heel part dun sa midsole ng Zoom X. So sabi nila, pag daw nakakakita naman talaga ako ng iba na halatang-halatang walang tulis yung sapatos. So pag walang tulis, automatic peke yun. Tapos, isa sa pangalawa na dapat niya tingnan ay mga detalye, yung mga nakasulat. So talaga naman na yung mga fake or hindi legit is yung mga sulat nila, yung mga graphics nila ay hindi, minsan hindi siya pantay, makita mo talaga may mga error siya na malalaman mo talaga agad na hindi siya na original. Isa pang palatandaan, dapat yung mga insole nila ay nakadikit yung panloob, tapos hindi siya natatanggal. Tapos, ito ay may nakalagay din ng mga barcode sa loob. So, pag kiniscan mo yung barcode, dapat dadaling ka dun sa site ng mismong Nike, tapos malalaman mo kung anong model siya. Isa pa, syempre, dahil ito ay Vaporfly, dapat ito ay carbon plated. So, yun yung mga palatandaan. So, i-reveal ko sa inyo na ito ay peke. Kaya ko nalaman peke ito nung dumating na sa akin, dahil meron ako ng original ng Vaporfly, di ba yun yung pinang-re-raise ko. Nung unang hawak ko pala, alam ko na medyo mas mabigat to. Yun yung isang tatandaan nyo. Ang Vaporfly, dapat ito ay nagtitimbang lang ng around 200 grams kada isang piraso. So, dapat
400 grams lang sila na isang pares, ganun lang yung timbang nila. So nung nawakan ko pala, alam ko na agad na hindi to original. Tapos yung foam niya na Zoom X dapat, actually dapat mas malambot siya. Isa sa dapat nyong tingnan agad is yung parang lukot. So nung pinicturan to nun, sa tingin ko meron naman siya yung mga lukot. Sa Zoom X kasi, normal na parang may lukot agad yung foam kahit siya bago. Tapos syempre, yung lukot, yung parang parang matanda na siya agad. Sorry po. Pero yun talaga yung palatanda pag Zoom X. Dapat meron siyang parang mga lukot-lukot na agad. Kahit hindi pa siya nagagamit, meron na siyang ganun. Tapos lalo na syempre pag tripted, dapat mas marami siyang guhit-guhit dahil gamit na siya. Ito ay, nung time na yun, nung nahawakan ko, habang kumakinis, habang wala peke ito. Tapos, nung binento dati, nung pinaita sa akin, sabi nung bumili nito ay matigas daw. So, matigas nga, pero hindi pa rin ito yung tigas na naka-carbon. So, hindi pa rin ito yun. Tapos, ang tinimbang ko, ito ay tumitimbang ng 250 grams sa US size 8. So, maliit na ngayon pa ako, tas 250 grams pa kada isa. Kaya ito ay peke. So, yun yung mga palatandaan. Dahil yung barcode na sinasabi ng iba na dinadahilan nila, na in-scan daw nila. Actually, napakadali lang naman pong gayain yung barcode dahil yun yung mismong sapatos, yung design, nagawian nila. Oh. Kung titingnan nyo, ang ganda. Oh. Tapos, see-through din naman, di ba? Tagusan, malamig din naman siya. Actually, malambot din yung midsole itong sapatos na to. Pero masasabi mo lang siya talaga na peke dahil mas mabigat, tapos wala talaga siyang carbon. Although matigas na siya, pero wala siyang carbon. Pero yun, ganda-ganda ng pagkakakopya, di ba? So, yun yung mga dapat nyo tatanda. So, itong nakaraan, around ano to eh. Nandun ako nagkakamali 3 months ago. So, tumesting naman kami dito sa online. So, hindi ko nasasabihin pero ito ay nanggaling pa sa Isabela. So, dahil gustong-gusto ko talaga hanggang ngayon na magkaroon ng Alphafly version 1. Dahil yung version 2, sa totoo lang, kahit wala ko, hindi ko siya trip, hindi ko siya ganun gusto. Tsaka alam ko naman sa mga reviews na hindi siya ganun kaganda. Kaya, pass ako sa version 2. Kaya, pag naghahanap kami ng mga nagbibenta ng online, Alphafly, tinitingnan ko agad kung size 8 dahil pag size 8 talaga igagrab namin agad. So isang araw may nagpost, yun niya, tiga Isabela pa siya. Nakita namin, tinignan ko yung mga pictures, magaganda yung mga pictures niya eh. Malinaw yung mga pictures, tapos tinitingnan ko kung dahil nga Zoom X, tinitingnan ko kung may mga lukot-lukot yung pong. Meron naman din. So syempre talagang tricky siya, lalo pag yung online lang dahil hindi mo siya nahawakan, hindi mo siya na ano, puro sa picture ka lang magbabase. So yun, binayaran namin. Actually ito nagkakalaga ito ng 2,000 pesos. Mabilis naman dumating. At yun nga, inaasahan natin na pag may nagpost ng gano'n, napakabilis mabenta. Tapos sabi ko nung pagka-mine namin, ilang minuto lang may mga nagmamine na rin. So wala na, sold na dahil nakuha namin. So ito yun, actually ginawan ko ito ng video nun. Nung unboxing kung bagsa nung dumating pero hindi ko siya na ituloy i-upload. So ito siya. Oh, di ba? Ayan siya. Nike Alphafly na version 1. Nung ano pa lang, naka-description naman to dun sa seller na wala daw insole. So inisip ko na lang din na pwede din naman kasi na yung iba nagtatanggal talaga ng insole dahil pinapalitan nila ng replacement na insole, lalo na yung mga insole na naka-customize para sa paa nila. So, inayaan lang natin, although meron at agad tayong lalamang red flags dahil wala daw siyang insole. So, yun, nung dumating to, sa unang receive ko pa lang dun sa delivery, alam ko agad na peke dahil ang bigat niya. Napaka-bigat niya. Sabi ko sa inyo, alam nyo ba na ito ay dapat tumitimbang lang ito ng 210 grams kada isang piraso. Alam nyo kailan timbang nito? Nagkakatimbang ito ng 350 grams kada isa. 700 grams yung dalawang piraso nito isang pares pag suot-suot ko sa paa ko. Napakabigat, Diyos ko po. Pero tinutitingnan nyo mabuti, yung sapato, sa totoo lang, napaka ano siya, yung pagkakakopya niya napaganda. Yung ply knit niya na atom knit, actually atom knit ang tinatawag. You know, yun siya, breathable din. Tapos ang ganda rin ng pagkakakopya. Yung iba yung sabi na nakapanood ako sa mga lacing. So yung lacing nito hindi, mukhang original din yung lace nito dahil
ganito rin yung lace na gamit sa Vaporfly ko. Ganito rin yung pakiramdam eh. So, yung sinasabi ko sa inyo na lukot, oh, may lukot din siya, syempre. Ayan o. Pero, hindi siya enough para masawag natin na Zoom X. Dahil talagang yung Zoom X, marami talaga siyang mga lukot-lukot dito. So, ito kulang pa to. Tapos, gamit pa to. So, yun. Malalaman mo ganda peke. Tapos, yun nga. Yung detalye halos kumpleto eh. Wala kang masasabing error or mali doon sa pagkaagawa nila. Yung mga spelling, yung mga font, tama lahat eh. Tapos, yung AirPods niya, gumagana din naman yung AirPods niya. Dahil pag yung nilalanding ko siya, talaga nagbe-bend siya. Pero, yun nga, ayun o, sasabihin natin may carbon. Pero hindi pa rin siya naka-carbon. Hindi ito yung carbon. So, wala pa rin itong carbon. Kahit nagbe-bend siya ng medyo matigas, wala pa rin. Hindi dapat ganun lang siya. Ito yung insole, pinalitan ko na lang to. So, hindi ito yung original na insole. Pero, pang Nike talaga siya na insole. So, yun ang galing-galing ng pagka-copy. O, yan, tinan nyo. Ang nipis-nipis din nung sa loob, di ba? So, malalaman mo siyang peke. Dahil sobrang bigat talaga niya. 700 grams. So, wala naman akong sinabi dun sa seller after ko matanggap. So, syempre, kasama talaga yung risk sa pagbili ng mga gantong sapatos. Na maaaring mapeke ka nga. Dahil, syempre, sasabihin nila, hindi naman la alam na hindi yung original. Siguro, ang isa sa mga pwede natin gawin para ma-check natin kung legit is yung mag-search tayo kung ano yung mga official weight ng bawat sapatos. Dahil nakapost naman yung mga weight ng mga sapatos dun sa mga website nila or mag-google tayo kung ano yung official weight. Dahil kahit sabihin natin na medyo malaki yung size ng paa nyo, konting-konti lang naman yung madadagdag na grams dun. Tapos i-ask natin yung seller kung pwede siyang magbigay ng weight or ng timbang dun sa sapatos na binibenta nila. Isa yun sa pinaka madaling paraan tsaka pinakasiguradong paraan para malaman natin kung legit yung sapatos na mabibili nyo sa online. Tapos yun nga, humingi tayo ng mga pictures na detalyadong picture ng sapatos. Dahil yun nga, sabi ko sa inyo, minsan may mga error yan. Placing ng mga font kung saan nakalagay, minsan tabingi siya. So, kung tatanong nyo kung ginagamit, oo, ginagamit ko pa rin sila, lalo na itong kulay orange na to. Dahil sabihin natin na sobrang bigat. Ganun po kasi talaga ako sa training, gumagamit talaga ako ng mabibigat na sapatos lalo na sa training kahit sa mga easy runs ko. Tapos yun nga, maling natin, isang araw maisipan ko na testing yung gamitin yung mga ganung klaseng sapatos kung magiging okay ba yung performance ko kahit hindi legit yung sapatos na gamit natin. So yun, dito ko na po tatapusin yung video. Unang-una, recap lang tayo. Ito yung mga bagay na dapat nyo i-consider para maging basihan nyo kung original yung sapatos. Unang-una, yung timbang. Dapat malapit siya dun sa specific na weight na binigay ng manufacturer. Yung klase ng Zoom X, dapat meron siya mga lukot dun sa midsole niya. Dahil yung Zoom X talagang normal na meron na siya agad mga lukot kahit hindi pa siya ginagamit. Tapos, isa pa yung mga appearance ng font. Dapat ayos yung mga pagkakasulat na naka-align. Tama yung pagkakaposition ng bawat font. Isa pa yung code. Pwede din naman pa rin na gamitin yung code. Kailangan, pag in-scan mo yung code, dadaling ka siya dun sa mismong ng official na page ng Nike or sa mismong klase ng sapatos kung ano yung sapatos na ini-scan mo. Sa uli, kung yun nga, kung physical store yung pupuntahan nyo, check nyo kung naka-carbon, kung hindi siya nabe-bend agad. Kung online naman, siyempre, hindi tayo makasiguro. Talagang pagbabasihan na lang natin yung sasabihin ng seller. Tapos, isa pa yun nga. Dahil racing shoe to, pangkaraniwan sa mga racing shoe ay hindi natatanggal yung insole. Kaya, pag sinabi na walang insole or tanggal yung insole, automatic red flag na agad yun. So, yun, sa tingin ko, nabigyan ko na kayo ng mga pointers na mga dapat yung malaman sa pagbili ng ukay. Sa online man yan or sa physical store, lalo na pag Nike, na Vaporfly tsaka Alphafly ng mga version 1s. So yun, dito na po natin tatapusin yung video natin ngayon. Video tungkol sa ukay or sa thrifted shoe. Sana natulungan ko kayo na magkaroon ng mga idea kung paano makakabili ng legit na sapatos. Dahil yun nga, experience. Na-experience na natin makakabili ng peke sa online tsaka sa physical. So yun, sana natulungan ko kayo kung ano yung mga dapat nyong isaalang-alang sa pagbili. Muli, maraming po salamat sa lahat-lahat na nanonood. Sana patuloy nyo akong i-support. Paki-like nyo po yung video kung nagustuhan nyo. Subscribe, mag-comment kung may mga question kayo.
At pakishare po yung video sa mga kaibigan natin. Muli po, maraming pong salamat sa lahat. God bless.